And they're out. Hello, guys. Good morning. Good morning. Good morning. And I'm yours truly again, Kuya Kebs. I'm from YGG and also a community coordinator of YGGPH. And right now, kakay tayo ng video about Axie Homeland. So, dahil release na nila yung Homeland Season 2. Ako nakaka-excite kasi itong season 1 medyo matagal-tagal at alam ko na yung mga testing doon. And maraming update din itong season 2. Alright, so let's go! Mag-share screen ako sa mabilis. So ayan, itong ating Homeland Season 2 is live. Ayan siya. So Harvest, Build Ramp, Homeland is back. And then April 19, 16 GMT. So 5 PM siya dito. So 30 days pa rin, okay? 30 days pa rin ang ating Homeland. So, pang-build na kayo, okay? So, yeah, may mga features din tayo. And then, mga yan, we added new features including an Axie Management Board, a Smart Crypt System. Mamaya, ano natin siya, explain ko sa inyo further. Then, meron pa rin siyempre, Access Leaderboard Tokens and 5 new Seasonal Achievement Rewards. Alright? Okay, so ngayon, papakita ko sa inyo yung ano yung mismong mga changes na nakita ko at saka i-explain din dito sa ating vlog from Axie Infinity Homeland Season 2. Okay, so stop share ako. Mag-share screen ulit ako ng mismong Homeland. Ayan. So alam ko nakikita niyo na tong Homeland, okay? So pansin mo ang unang napansin ko diyan, wala nang ano, andyan pa rin yung mga building. Okay, andyan pa rin yung ano mo, andyan pa rin yung mga tawag dito, yung mga axis mo na taga farm, at ano pa mga pinagagawa mo dito sa land mo. Eh pero tinanggal lahat ng resources mo. Ito, wala na yung gold, wala na yung wood. Okay, wala na yung stone, yan yung mga nawala. Okay? Tapos bibigyan ka nila, pag pumunta ka sa mail mo, ayan, ito yung mailbox. Pumunta ka sa mailbox mo, bibigyan ka nila ng starter kit. Ayan, ito yung starter kit na yun, starter kit for this season. So, yung starter kit na to, nakadepende ito, okay, sa nabasa ko, nakadepende daw ito sa leaderboards mo, kung gaano kadami. Kasi yung iba mas madami nakuha, mas marami nakuha ang starter kit kasi depende dun sa leaderboard ng season 1. Okay, so play na natin. Yeah, hindi na masama. Pwede pa din. Hindi na ako malungkot dyan. Kasi anong ko, tanong ako yung top 498. Ayan, pero at least, di ba? Hindi na masama. At least meron pa rin tayo nga, meron pa rin tayo nakuha. Okay, so yun yung una ko napansin dito sa ano sa Homeland season 2. Ayun nga, walang resources na nakuha pero naiwan yung mga buildings mo. Okay? Number 2, napansin ko itong task management. Okay, so before kasi sa may season 1, parang andito lang yung ano atong fight na to, ito. Ayun. Parang kaya hindi siya buo. Buo ano lang siya, kalahati lang siya dati. Ito lang, ito, ayan. Ito lang siya. Tapos hindi ganito yung itsura niya. Okay? Ngayon, pwede mo na siyang mas nagbago yung feature niya, nagbago yung itsura niya kasi iba sa season 1. Tapos pwede mo siyang makita ng buo. Ayan, para makita mo na rin ng buo kung ano yung mga pinagagawa nila. Kunyari, ayan, makita mo kung ano yung mga status, working, stock, or idle. Ayan, di ba? So, ang ganda ng ano, maganda yung bagong feature ng task management. Okay? Tapos, ayun nga, hindi mo siya i-scroll ng ganito. Kasi mahirap yan eh. At least ito, kita mo na siya na agad ng buo. Okay, next, napansin ko, pinadali nila yung pag-transfer ng resources. Ayan, pag kinlik mo yung resources, tapos pipili ka lang kung saan mo gustong ilagay sa building at kung gaano kadami, tapos malilipat na siya agad. So, ganun kaganda yung ginawa nila right now. Okay? And then, isa yun sa mga isang update to. Tapos, isa pa, sa pinakamagandang update nila for me is yung ano, mayroon ng preset mode sa may ano, mayroon ng preset mode, basic preset, ayan, sa may adventure. So paano 'yon? Sa adventure mode. Ngayon, sa meron siyang auto equip
And may basic preset siya kung saan pwede mong i-customize like item item type, primary stats, secondary stats, item quality, at pwede mong piliin kung sino ang ipapriority mo based dun sa stats, okay? So makakapag-create ka hanggang 5 preset customize. Pinapadali nito yung mag-equip ng adventures bago mo siya isugod sa battle. Diba? So yung isa sa mga magandang update. And then, pag-check mo yung Altar of Atia, may kita mo na ang daming bagong building upgrades to research. At bukod sa daily and weekly quests mo, meron ding seasonal achievements na pag nakompleto mo ang mga ibang milestones, magkaka-receive ka ng mga titles and even upgrades katulad itong mob crafting tray dito. Alright? So, after nyan, teka, say ko sa inyo, ito naman yung ating leaderboards reward. Yaon. So technically, same ito, yung land rewards ay same siya ng season 1. So syempre, malaki pa din yan. Ayan, no? Sa replace 1, ayan, 200 AXS. Ayan. Sa land development, ayan, 150 MAXS. So sa di nakakaalam po, ang price po niyan, 1 MAXS is equivalent to 1 AXS. Alright? So ayan, maganda pa rin yung reward system ng land, Axie Homeland Season 2. Alright? Ayan! Napakaganda, sir! Ayan. Tapos, ito yung future time phase 1. Ship pool, playable. Ayan. Base gameplay, idle battles, trading, leaderboard. Then, phase 2. Yung phase 2 ng Homeland. Introduce additional key foundational features for the game. Yan, delegation, access game loop, avatar axis, NFT axis, gameplay, NFT axis, connected plot bonuses. Alright, then phase 3, ayan na, in-app purchase system, LAN item buffs, LAN token, more NFT items, advanced structure events. Then phase 4 is non-LAN owner gameplay, improved onboarding, mobile accessibility, app store distribution, and dungeon battles. Diba? Alright, so ayun, let's build na mga kaibigan. Excited na rin ako maglaro ng ating Homeland. And pag may mga questions kayo, feel free to comment dito sa ating YouTube. And try natin magawan din siya ng video. Alright? So ayun lamang po. See you po sa Alpha Season 2 ng Axie Homeland. Alright? So bye-bye guys!